Yung disbarment case ng Supreme Court is something that I have not really paid attention to because I have not been practicing my profession as a lawyer since 2015. And I got involved in business and in politics that I hardly felt that I was really practicing my profession as a lawyer. And so I am not really affected with this kind of decision. And yung maraming tanong dati na marami akong interviews yesterday and today. Yesterday, there was about 9 interviews by the media. And today, it's about 12. So sabi ko nga, punta na nga lang dito para isahan na lang yung explanation. Yung merong pinaka-common na tanong, yung tinatanong nila na kung ako daw ba ay may regrets doon sa mga actuations ko noong particularly noong campaign, no? And sabi ko nga, wala. Sapagkat at that time, kaya naman ako nagkaroon ng outburst noon, particularly dito sa isang reporter na nagkakalat ng kasinungalingan kay BBM, dahil na we are affected by the campaign. Sinisiraan niya yung aming principal na candidate, so therefore, pati kami naapektuhan. And alam niyo naman ang mga Pilipino, napakadaling mapaniwala sa mga paninira. So I had to do something to counter it. And at the time, I was really mad, no? Dahil na puro kasinungalingan yung pinalalabas. And kung nagawa ko yon, kung yon ay naging kontribusyon ko upang mapatahimik ang mga paninira at kasinungalingan, at isa yon sa naging dahilan sa pagkapanalo ni President Bongbong Marcos, then ako ay nagtagumpay at ako ay masaya. And dahil na nanalo si Presidente Bongbong Marcos, at dahil dyan, ako ay naitalaga bilang secretary ng Presidential Advisor on Poverty Alleviation, tagumpay na rin sa akin yon. Dahil ito ay pagkakataon ko upang maglingkod sa ating mga kababayan, upang makapag-contribute ako ng aking nalalaman at ng aking adikain upang makatulong sa ating mga kababayan. Yung pagiging lawyer, sampu-sang pera naman yan eh. Iba yung, the word secretary is sweeter than attorney.